It's Fairy's time! Welcome to my channel. For those who are new here, for today's vlog, we're going to try the BTS meal. So it's been a week since nirelease ng BTS yung BTS meal dito sa Pinas. So ngayon pa lang ako magte-try kasi super busy sa life. So parang kahapon lang in-announce na parang officially bakasyon ko na talaga. So ngayon nagpa-order ako ng BTS meal. So ito na siya. Tara! So, ngayon, tignan natin kung ano naman. Ay! Ito siya, guys! Talaga nakabalot yung BTS meal. Ay, yung ano niya, yung paper bag para hindi madumihan. So, ayan siya. So, ang ganda-ganda naman. Talagang alam nila na merch to para sa mga ARMY. And then, ito. Yung medium fries. Tapos, ito yung 10 pieces McNuggets. Ito yung 10 pieces McNuggets. Tapos, ito yung sauce. Cajun sauce. Ayan. Tapos, ito yung sauce. Ito yung sweet chili sauce. Ayan siya. And then, may mga ketchup din na binigay. Tapos, stock. Kasi, ganda-ganda. So, ito yung BTS Coke nila. So, super sealed talaga. Kung makikita nyo, may tape pa talaga sa taas. Then, umorder din pala ako ng McFlurry. Kasi, parang favorite ko din siya. At the same time, nakita ko si Tay yung na umorder sa Bon Voyage na ng Oreo. Mabulol-bulol pa siya. So, natin pala yung kutsara niyang McFlurry. So, ito yung kutsara. So, parang ano na sila, environment friendly lang yung McDo kasi yung spoon nila is wooden na, and then yung straw is paper straw. So, super excited talaga ako na matry tong BTS meal. Kasi nung in-announce ng BTS, yung mga SNS account nila na may collab sila ng McDo, talaga tinignan ko sa list kung may Philippines talaga. So, nakita ko na June 18 pa, so sabi ko, tatandaan ko talaga na June 18 pa yung release nung itong BTS meal. So, ito yun, ang ganda-ganda. So, ayun nga, yung sinasabi ko nga. So, super excited talaga ako na matry to kasi parang as a fan, so parang pag natry mo yung natry ng idol, parang fulfilling na din, di ba? So, talaga sabi ko, itatry ko talaga to kasi idol ko rin talaga yung BTS. So, ay, ang hirap buksan. Ano naman to? Ang hirap buksan ng ano? Ang sauce. So, ayan guys. So, pinubuksan ko sa daddy ko yung sauce. So, ito na yung sweet chili sauce. And then, ito yung Cajun sauce. Oh my God. Galingan natin. Para matabi yung plastic ng Cajun sauce. Sarap! So, super excited talaga ako na matikman to kasi para sa fans, diba? Ay! Napapon! It was at this moment that she knew. She fucked up. Sa fans, diba? Ay! Napapon! Ay! Sayang! Napapon! Oh my gosh! Napapon! Sayang! Hello! Napapon! Sayang! Sweet chili sauce. So, ayun nga guys, so super excited talaga ako na matikman to kasi syempre as a fans nga, yung agad kasi sinabi ko kanina, pagka-try mo yung natatry ng idol mo, parang ang fulfilling, di ba? So, although 1 week na, bago ko pa to itry, nakita ko kasi na mas iba pa rin yung feeling na ito na, hawak mo siya, tinitignan mo siya. So, ayun, ang saya lang.
So, ito pala yung McFlurry. Nag-order din ako. So, excited ako matikman itong dalawang sauce. Kasi pag, di ba sa McNuggets, ang sauce nila is yung barbecue sauce lang. So, excited ako na matry itong dalawa. Kasi parang, yan nga yung parang limited edition. Kaya nga siya naging BTS meal, di ba? Kasi, yan lang yung parang sauce na meron sa Korea na tinatry ng BTS. So, ayun. Parang isa-isa feeling na matatry mo din yung natry ng idol mo. Siyempre sa fans. Fangirl. Gusto mo din matry yung natry ng idol mo. So talagang super excited ako na itry to ngayon. Kung ano ba talagang lasa niya. Wala, yung McFlurry ko natunaw na. Pero okay lang, masarap pa din naman to. So ito siya, regular Coke, medium fries, and then, medium Coke yata to, and then 10 pieces nugget. Ito pala yung BTS! So, yun yung BTS meal. Ito yung paper bag niya. So, ang saya-saya. Ayan siya. And then, ito pa. Diba? Ang ganda. So, itatabi ko to kasi merch nga to. Wala man tayong merch ng BTS. Meron naman tayong merch ng McDo. Ito pa ng BTS! So, ayun na. So, yun yung sudyante pa. Wala talaga akong mga merch ng mga K-pop idol na gusto ko. So, ito, since nagka-collab, so, sabi natin tong mga to. So, ito, try natin. First, ito yung sweet and chili. Ay, ang harap! Ang sarap nito, sayang natapon. Ang sarap ng sauce. Para siyang sweet and chili nga, pero yung lasa niya may pagka gochujang. Gochujang, yung parang mga kung sa natikman nyo na yung 24 chicken na yang yung flavor. Parang ito yon, ito yung flavor nun. O may pagka sweet and chili. Pagka sweet lang, ganun. Matitikman mo talaga yung lasa ng gochujang. Yung gochujang pala, yun yung yung chili paste sa Korea. So, feeling ko ito talaga yun. Kalasang-kalasa niya talaga. Sarap! So, dito talaga ako looking forward eh. Sa dalawang sauce. Kasi, limited edition nga to. So, hanggat kaya pang itry na. Kasi, sayang eh. Ito yung BTS na to. Matatry na natin. So, na-announce talaga to na i-review. Sobrang excited talaga ako. Kasi, looking forward talaga ako lagi pag ina-announce yung mga BTS. Lalo na pag-concert, kasi sabi ko sa sarili ko, pinramis ko na, mag-iipon ako. Then, once na nag-announce talaga yung BTS ng concert, talagang makikipagsuguran talaga ako sa SM para bumili ng ticket. Kaso, ayun nga, every announcement, wala, sayang. Huling tour nila dito is yung Wings. Pero, looking forward ba din talaga ako na magko-concert dito yung BTS. Sarap talaga. Ito, Laglag yung fries. Sobrang sarap talaga yung sauce. Lasang-lasa niya talaga yung gochujang. Ang parang sa gochujang gochujang na may matanis lang. So, sa iba, parang naanghangan na sila dito. Sa akin, sakto lang. Mahilig kasi ako sa maanghang eh. Harap na. So, iba, sinasabi, simple lang, regular nuggets, fries, and coke lang. Pero syempre, na iba lang daw yung sauce. Siyempre, as a fans, parang super wow na to sa amin. So, parang wow. Kasi matatry ng idol mo. So, wow. Mga first-hand experience mo na ito yung kinakain nila sa Korea. So, harap. Parang fulfilling kasi na-achieve mo din yung mga na-achieve nila. Parang na-achieve mo na din na matikman yung natikman nila. So, as a fan, parang sobrang fangirling ka talaga. Harap. Try ko naman tong Cajun sauce. Itong Cajun sauce, yung kulay niya, parang kapakatapon ulit. Ganun siya, para siyang mustard yung kulay. Ito, sweet chili sauce ay natapon. Tikman ko tong Cajun sauce kung ano lasa. Hindi ko maintindihan kung ano lasa niya. Kasi hindi ko din alam kung ano yung Cajun eh. Alam ko yung Cajun is seasoning, minsan naman yung Cajun, parang sauce din siya sa mga seafoods, di ba? So, hindi ko mag-gets kung anong lasa nitong Cajun.
Pero sarap. Masarap din siya. Ba't ma-explain tong lasa na to? Sarap niya. Kasi siyang mustard na may halong kakaiba. Pero ang sarap niya talaga. Parang magdidip at magdidip ka. Sarap! Kaya nga, sobrang addict talaga ako sa BTS. As in, sinusundan ko talaga yung mga, alam ko na lahat ng history nila. Sinusundan ko din yung mga nangyayari or update sa kanila. So pag may concert, ganun. Kapag yung mga fans, kami mga ARMY, mga taghirap, mga walang pera pang bili ng concert. So, nanonood lang din ako sa mga mabubuting ARMY na nag-stream ng mga concert at mga paid content ng BTS. So, thank you sa inyo. Dahil nakakanood ako dahil dun sa mga yon. Pardon. Medyo afford, so try natin. Sarap. Masarap din ito. Masarap talaga itong sweet and chili sauce kasi lagi siyang gochujang. Parang simula na adik ako sa mga Korean kineme. Parang gusto ko na din yung taste ng food nila. So, gustong-gusto ko talaga itong sweet and chili nito, lasang gochujang. Pero, gusto ko din itong Heijun sauce. So, itong fries, try ko si isaw-saw sa sweet and chili sauce ko. Anong lasa? Okay din naman. Mahilig kasi ako magsaw-saw-saw-saw ng kahit ano. So, isa-try ko yan. Kunyari, fries to gravy, fries to barbecue sauce. Maliban sa ketchup. Kung saan-saan ako lang sa sauce. Sarap talaga nung itong sweet and chili. Ang anghang na ang sarap. Ito naman, try ko naman itong fries sa Heijun. Ang sarap. Itong McFlurry ko. Ito na una. Masarap pa din naman ito. Sasaw ko rin yung price ko dyan. Mahilig talaga ako magsaw-saw-saw-saw eh. Sarap! So, ang saya lang sa feeling na matry to after 1 week. Kasi, dahil ko nakikita sa Facebook! Nakakainggit! Nakakita ko na tinatry na nila to, then ang saya nila. Ang dami din haters na normal lang, pero as a fan, sa aming mga fans, sobrang importante na matry namin to. So, yung mga kami na mga walang pambili ng mga merch, na ito lang yung afford, so, may merch na kami. Itong baso, itong paper bag, may itong lalagyanan ng nuggets, at itong remnants na cover ng sauce. Ito pala, McDo na may saya, may logo ng BTS. Then, ito sa side pala, may Borahe! Borahe BTS! The BTS for me! Yeah. Borahe BTS! Sobrang excited talaga ako na matry ito and ngayon na-try ko na. Since quarantine pa, sana talaga in the future, bumalik ulit dito yung BTS at mag-concert sila. Kasi sobrang na-addict ako sa BTS. Sabi ko, gusto kong pumunta talaga ng Korea para lang mapanood yung concert nila. So talagang, yun talaga yung naging goal ko, tsaka ng best friend ko. Kaya kami nag-ipo ng marami. Mas ayun nga, mas na-addict sa 17. So di namin naigasos yung pera kasi wala pang concert dito yung BTS. Ngayon, ipunin ko ulit. Para is nag-announce na yung BTS mag-concert sa Pinas, so may pera kami. So 1, 2, 3, 4, 5. Lima na lang yung nuggets ko. Masarap pala talaga kasi ng sauce. One meal lang in-order ko kasi mabilis ako mabusog.
So, hindi ako minum ng Coke muna kasi pag ininom ko yan, hindi ko na makakain tong the rest na in-order ko. Sarap! Ang sarap din talaga ng Cajun sauce eh. Hindi ko alam paano nila na-invent to, pero ang sarap talaga. Sarap! Sobrang sarap niya, guys. So, mga hindi pa nakatry, try nyo na to ah. Ang sarap talaga niya. Wala ko iba nasabi. Kung di masarap. So, isa pala yung feeling ng BTS pag kinakain nila to. Kaya pala ito yung order nila lagi sa Korea. Alam ko sa Korea, madami pa ikaw pagpipili na pwede pang i-add-ons dito sa BTS muli. Pero sa Pinas, ito lang yung variety. So, sarap pa din! Sarap pa din talaga! Saya-saya. Pag itry mo itong Cajun, parang hindi ko matigil na Cajun lang, ikaw ng Cajun magsausaw. Pero pag tinry mo din itong sweet chili sauce, hindi ka din matitigil na magsausaw dito na ito na lang yung gusto mong tikman. Ang sarap talaga niya. Sabi ko sa best friend ko, kasi birthday niya June 18 eh. So talagang tanda-tanda ko kaya rin i-release tong BTS meal sa Pinas. Ano kayo kanya? I-try namin tong BTS meal, then i-vlog namin. Kaso ayun na, since malayo siya sa amin, malayo siya sa akin, so hindi namin na-try na kumain mo reaction video, matikman tong BTS meal. So, ako lang. Ganyan ako pala to kasi para matry talaga itong nuggets dito sa mga sauce. Bagay talaga siya din, no? Akala ko okay na din yung ano eh, yung barbecue sauce eh. Pero masarap pa din talaga siya. Sayang natapon to. Kung ito si chili sauce, pwede din itong sasawa ng chicken. Kasi ang sarap niya talaga. So, i-compare ko talaga siya. Kalasa yun talaga yung yang yung ng 24 chicken. Matamis na slant ba ng slant? Okay, yun ang sarap din talaga. Parang pag sinimulan mo na siya kainin, hindi ka na matitig. Sino mo? Lahat ng kinain ko is yung ano na, yung naalit. Bagay na bagay talaga siya dito sa sauce, mga sauce. Actually, pag na-order pala ako sa McDo, hindi ko na-order itong nuggets kasi ang mahal. 6 pieces, 120 plus na. So, doon lang ito sa burger, tsaka sa fries. Yung 120 mo, meron ng fries tsaka burger. Pero ngayon, tinry ko talaga to kasi BTS to eh. Kung merong murang matatry na BTS, try natin. Sarap! Sana nga pumunta pa talaga dito yung BTS, mag-concert sila. Makipag-usapan na rin talaga ako sa bahay ng BTS. McFlurry! McFlurry Oreo! Naalala ko si tayo, Oreo! Oreo! Ang cute-cute niya mag-order sa McDo! Kung nakita ko talaga yung clips na yun, sabi ko, ang cute-cute na tayo mag-order ng McFlurry Oreo. So, hindi ko alam bakit wala tong McFlurry sa BTS meal since grabe nga nung in-order yun ni Tae. Yung parang nag-bloom daw yung ano eh, yung sale nitong McFlurry. So, hindi ko alam. Hindi ko pa na-search bakit hindi kasari yung McFlurry sa BTS meal. Pero parang hindi na kailangan na isali kasi kahit na hindi siya kasali sa BTS meal, sobrang sumikat na nga yung sale nitong McFlurry dahil kay Taeyong. Sarap.
guys. So, laso na. Sarap talaga. Ang dami ko nakitang post na mga ARMY, sobrang creative talaga nila paano nila natabi tong ang BTS and MACD na collab. Iba ginawang bag, iba pinaframe, hinap ba nilagay sa cellphone cover, iba naman ginawang notebook. So ako, hindi ko alam kung paano ko itatabi tong BTS and McDonald na merch na to. Para sa akin, merch na din to eh. Kasi BTS and MACD, oh. Merch, parang merch na talaga to. Para sa mga kapuspalad. Kapuspalad ng katulad ko, walang pera pang bili ng mga official merch ng BTS. So, at album. So, ito na lang i-try natin. Oh, last one. So, siguro hatiin ko siya sa pag-sauce. So, itong fries ko, hindi ko pa nang ubos, pero busog na ako. Nakakabusog pala itong 10 pieces nuggets. Tapos, konting coke. So, busog na talaga ako. Siguro. Mamaya, kain ko na lang itong fries. Pag nagutom ulit mga gabi. Hapon. Ang sarap ng Cajun sauce. Hindi ko talagang mapaliwanag ng lasa niya. Pero ang sarap niya. Lalo na tong sweet chili. Ito talaga, sa dalawa, kung papapiliin ako, mas gusto ko tong sweet chili. Sarap eh. So last bite. Sarap talaga. So, ayun guys. Parang ginutom ba kayo sa vlog ko na to? So, kung ginutom kayo, order na din kayo ng BTS meal hanggat meron pa. Kasi limited edition lang to. Parang pag wala na, matapos na yung promotion edition, promotion ano nila, date, hindi nyo na matatry ulit to. Kaya, nagbutom kayo, pa-deliver na kayo. Try nyo na. Ngayon naman, mga delivery is mabilis lang. So, ayan. Ubus ko na. Wala na siyang laman. So, itatabi na lang natin itong mga remembrance na nagkaroon ng collab yung BTS at yung MACD. So, itong fry, siguro mamaya ko itong kainin. So, ayun guys. If nagutom kayo or nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like and subscribe! And if may gusto pa kayong ipagawa sa akin or may gusto kayong itanong, i-comment nyo lang sa baba. So, nababasa ko yung lahat. So, see you on my next video! Bye-bye!